Pero nandirito pa rin sa Anibong ang uluhang bahagi ng MV Eva Jocelyn, ang barkong sumadsad noong manalasa ang bagyong Yolanda. Pininturahan pa nga ito at inayusa ng city government para gawing memorial marker. Bagamat walang magawa, masakit sa loob ni Hyacinth na makita ang barko na nasa harapan lang ng kanilang bahay. Ito ang barko na umararo sa kanilang lumang bahay at pumatay sa 7 miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang 1 taong baby. Lumabas kami sa bahay, pumunta kami sa jumpo sa kapitbahay namin. Pumunta kami ng second floor dahil parang umano yung tubig. Tapos pagpunta namin po dun sa taas, yung tubig parang ano lang, mga 5 minutes hanggang dito na po sa amin, nahulog sa bahay dyan dahil yung malakas na hampas ng alon po. Nauna yung mama ko, tsaka ako po, tsaka yung asawa ko, yung baby ko. Wala na po, wala, yung nakikita na lang namin, puro tubig po. Nakasurvive po ako, humawak lang po ako ng plywood. Pinilit ni Hyacinth na mahanap ang labi ng anak dahil niwala siyang naiwang larawan nito. Hanggang ngayon, bigo siyang makita ito. Masakit. Yan ang ngayon, sabi nila na mag-move-on daw, pero hindi ko kasi kaya. Dahil, siyempre yung mahal ko sa buhay, yung baby ko daw nakita, pero hindi ko po alam kung yun po. Sana nakita ko man lang. Ayon naman sa barangay kapitan ng lugar, may iba pang simbolo ang barko dahil may ilang buhay ring nasagip dahil dito. May namatay, may nabuhay pa. Binibigyan yung pisi noon, tapos pinaninihiya sa taas. Kaya naman, magiging permanente ng bahagi ng tanawin sa Anibong ang MV Eva Jocelyn na magsisilbing alaala ng mga buhay na nawala at mga buhay na nasagip sa pananalasa ng isa sa pinakamatinding bagyong tumama sa lupa.